Yo, what's up guys, mga kalapatids, and welcome to my channel dito sa Pigeon Hobby Tube by Fancer Law. Nandito ako ngayon sa Philippine Statistic Authority. Kuha tayo ng birth certificate and marriage contract nung biyanan ng kapatid ko para sa requirement sa SSS, and distance kami dito guys, may social distancing talaga. Ito na yung new norm natin ngayon. Kailangan talaga maiwasan ng magkahawaan. Kanina pa akong alas 3 na madaling araw, and pang 30 ako. Sa kabila ng maagang pagpunta ko dito is pang 30 pa din ako. At ayun. Alas 8 na, at ipinilin ko na kung anong mga gagawin sa ibon, and bahala na muna sila doon. Buti na lang sa bahay may pwedeng magkasikasa ng mga kalapate natin, no? Balik up yun. Kaya maswerte pa rin may magkasikasa. So kahapon, nasa construction site ako. Mamaya babalik ako doon. Construction site na church building na gagawin namin. At sabi nung pastor namin, guys, maglagay kami ng loft sa second floor pagka na yung building, kapag okay na. Maglagay kami ng mga ibon para may mga ibon doon. Kasi mahilig din siya sa mga avian, mga lahi ng mga ibon. Any kind ng ibon, gusto niya rin. Mahilig din siya sa mga pets na gano'n. Ayun guys, sana matapos sa maga to para magawa natin yung mga dapat natin gawin. Ang dami nating pending projects. Mamaya may tuturo ko sa inyo guys. Malupit to. Bago ako dumiretso sa construction site, tuturuan ko kayo ng isang malupit na equipment or tool na magagamit ninyo sa pag-aalaga ng ibon. So abangan nyo yan guys. After nito guys, tapusin ko lang to. Waiting game tayo guys. Nakain muna tayo ng pares. Taga tayo hindi nakakain ng pares eh. Miss ko to. Tamang food trip tayo guys. Tagal natin din nagawa to dahil sa community quarantine. Kaya kanina nagpares tayo. Pumili rin ako ng taho, pumili rin ako ng siomay. Tamang kain ako, pambihira. Anyway, medyo matagal-tagal pa yung oras natin para sa release nung nung minukuha nating mga papeles. Kakain muna tayo guys. Amis ko to. Hello. Tulog ako. Gandang hapon guys. Nag video tayo kanina, umaga pa, ngayon hapon na. Lalabasin muna natin tong mga bite natin dito. Ayan. Bismillah na kayo. Oo. Palabasin natin sila para
makapag-venture out sila sa lugar kasi yan yung last batch. Mga bagong batch. Tapos may tira pa ako ng mga pahabol. Naibutan na. Tara. Ayun, napisaan na yung ano dito? Itlog. And yung itlog na to, ito yung gagamitin natin para sa tag dito. Yan na. Ayan yung gagamitin natin para sa ating gising ko lang, medyo nawawala pa ako sa sarili ko. Ayan, ayan yung gagamitin natin para sa ating free fly project, no? Oh, ano nangyari dito? Mabasa lang. Nagtuturo tayo na ayan ng free fly. Pag sinabing free fly, yung ibon trained sila na lumilipad tapos sa'yo kumakapit. Mag-apay mo ako. Napasarap tulog ko tsaka sakit ng leg ko. Para ako napilipit. Maganda pagkakapihit ng higa ko. So, yun guys. Gaya ng napangako ko sa inyo, may tuturo ko sa inyong tool. Ayan. So, teka. Dito sa loft natin sa The Pigeon Hobby Tube, sa Panzer Loft, ang pinaka unang pot na ginamit ko is this. And the truth is, pag ganito yung pot na ginagamit natin, kawawa yung ibon, kawawa yung inakay kasi matigas to. Ito matigas. Hindi siya swabe, no? And nag-check ako online ng mga bird feeding syringe at 100 plus to 500, pero di ko alam kung ano yung ano, pero actually mahal pa din yun. Tuturuan ko kayo ng same quality, same na ganda kung paano gumawa. Bigyan kayo ng DIY. Also, ito pa. Pwede rin pang pot-pot, kaso nga lang. Ayun nga, dahil plastic, medyo hindi siya talaga ideal. Baka mamaya pag sinusubo mo to, habang sinusubo mo dun sa ibon, yung plastic, may matalas yan minsan. Pwedeng nakakagasgas yan sa lalamunan. Kaya minsan may mga pinopot-pot na ibon din nagsusurvive. Nagkakasakit kasi minsan pag pinotpotan natin hindi natin nalinis ng maayos. Tsaka yun nga, nakaka-stress din to sa inakay kasi nga medyo matigas. Ito, turo ko kayo ng malupit na ano, na pot. Oh yan guys, ito na, bumili ako ng 12cc na injection. And yung butas nito, yan. Lusot dyan yung ano, lusot dyan yung tag dito, yung cheek booster. Ngayon, pag gumamit kayo ng cheek booster, guys, di ba may mga buo-buong corn yun na medyo maliliit. Bumabara rin yun eh. Ang gawin ninyo, i-ano nyo muna. Bistayin ninyo, i-refine ninyo ng pinong mesh. Gaya na ito.
Ito. Sobrang pinong mesh. May maganda pang bistay ng ano, ng cheek booster, yung powder ng durog. As yung mga matitira, pwedeng durugin nyo pa din. Mas durug na durug. So, ayun guys, simulan natin yung assembly ng ating syringe feeder or bird feeder. Biligay na ito. 12cc. Ito na yung malaki. Actually, ano to, single use na ano to. Pero, dahil di mo naman siya gagamitin para ipan-inject or ipanghigop ng dugo ng kalapate, no? Or hindi mo naman siya gagamitin para gamitin sa bagay na merong infection, may infectious disease, pwede mo siya gamitin as alternative na para sa pagpapatuwa ng ating mga kalapate. And ito, bubili ako ng micro drip set. Bagong bili to, huwag kayo gagamit ng mga galing sa hospital kasi malaki ang chance na merong infection or may bacteria yung ano. Marami kang magagawa dito actually. Itong side na to, pwede mo siyang kunin at i-convert into airlock breathing system para kapag ka ng probiotic pag gumagawa ka. At tuturo ko rin kung paano gumawa ng sa inyo. Pero dito muna tayo sa feeder. Ito kasi is made out of silicone. Malambot. At hindi siya damaging sa ano, sa lalamunan. Kung na-experience nyo na guys sa hospital, kapag may relatives kayo or nakakita kayo ng dinala nyo sa hospital, yung hindi makakain, ginagamitan sila ng ganitong klase ng tube, inilulusot sa ilong, tapos dinidiretso papunta sa ano, sa stomach, tapos dun pinadadaan yung pagkain. Ngayon, ito yung gagamitin natin. It's made out of silicone. Ito yung gagamitin natin para mas maganda yung ano, yung equipment natin para sa pagpopot-pot or sa pag hand feed ng ibon, pag hand feed ng ibon. Ulit. sa Mercury Drugstore to guys, nakakabili. No? Sabihin nyo lang ano yung ano, micro drip set, yeah. Tapos bili kayo ng syringe. Gagawin natin ito kasi nakadikit to, dipitin natin. Ang maganda rito guys, mahaba kasi to eh, mahaba to. Pwede nyo itabi yung ibang portion. Pwede nyo rin tapon na lang kung gusto niyo. Pero mas maganda itabi nyo kasi magamit nyo for the future purpose. Ito siya, ito. Simple lang, sasalpak nyo lang yan dito guys. Salpak nyo lang. Pag nasalpak nyo na, hindi na matatanggal yan. Maano yan, makapit yan guys. Putol lang kayo, no? Putol lang. Yan. Meron ka na. Ito na. Tadaan! Diba sobrang dali? 12 pesos
Ito, I think, nasa 35 pesos. Marami pa akong reserva. Marami pa akong beses na pwedeng gamitin. Marami pang putol. And meron pa akong extra dito na pwede kong gamitin na breather or air, pang airlock system para kapag gagawa ka ng probiotic. All in all, nakagawa ka ng sobra daming tools para sa iyong kalapate. Actually, hindi lang sa kalapate, pwede rin sa mga ano, kung nagla-lovebirds kayo, nag-ano kayo ng ano, ng feeder or nag-train kayo ng ibon for free flying. Ito na lang yung gawin ninyo. Mas mura at bukod doon meron ka pang ano, may reserva ka pa. Bili ka na lang ng syringe yung gusto mo. Ayan ah. Let's put this to test. So yun guys, nag-timpla tayo ng pang ano. Kung mapapansin ninyo, hindi siya sobrang lapot, no? Hindi naman kasi kailangan talaga ng ibon na ano, ng sobrang lapot. Kailangan lang nila, meron silang makakain, may konting laman at tubig. Ayun yung pinakamahalaga. Kaya nababansot yung ibon, hindi dahil hindi masubuan ng maayos lang ng magulang, no? It's also because kulang sa ano, tubig. Tsaka may mga magulang talaga na ano eh, na kalapate na tamad magsubo. So tara, pakain natin to. Pakita ko lang sa inyo. This is just a trial. Medyo malaki na yung ibon na susubuan natin. Meron muna ng anak ninyo, ha? Itong ibon na to guys, ito yung siningsingan ko yung dalawa sila, tapos ito yung bansot nung time na yon. Oh, tingnan nyo, hindi na siya bansot guys, hindi kaya sinubuan ha, hindi ko to sinusubuan, hinayaan ko lang siyang pakainin ng mga magulang nila. Pero ngayon papakita ko sa inyo as a para lang ipakita yung equipment na tinuturo ko sa inyo. Susubuan natin siya, no? Madali lang yan. Kung medyo bata pa yung kalapate at di pa kumakaya kumain, simple lang, hawakan nyo lang sa tuka. Kayong mahihiya. Medyo pasok nyo yung daliri ninyo ng konti para hindi magsara. Tapos lusot nyo lang. Tingnan nyo, mas madali siyang ilusot kumpira sa ano. Tapos dahan-dahan nyo lang i-push yung syringe. At ang masagwaganda dito, nare-reach nyo talaga yung ano, nare-reach nyo talaga yung pag dito, yung pinaka-butchi nung kalapate na gusto nating subuan ng pagkain. Mabahing-bahing siya eh. So, yan guys. Kung bago ka palang nanonood sa channel ko, nandiyan sa baba na yung ano, subscribe button. And also, click mo yung notification bell para sa updated ka sa mga nangyayari dito sa ating lugar sa The Pigeon Hobby Tube by Fancier Law. Like, comment, and share mo na rin para mas marami pang matuto kung paano sila mag-aalaga ng kanilang mga kalapati.